ikalimang aralin, paggamit ng mga bagong tutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon. Kumusta? Maligayang pagbabalik. Natutuwa akong makita kayong muli. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Muli ninyo akong samahan para sa ating panibagong aralin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang komposisyon? Ikalawa, paano sumulat ng isang komposisyon? At ikatlo, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang komposisyon? Ano ang komposisyon? Basahin at pakinggan ang pag-uusap sa ibaba. Inay, maaari ko po bang mahingi ang tulong ninyo po? Kasi po meron po kaming takdang aralin sa Pilipino. Gagawa daw po kami ng aming isang sariling komposisyon na lalawakan ng mga bagong salita na aming natutuhan at pagkilatis ng mga produkto. Ganun ba anak? Ano-ano ba ang mga bagong salita na ngayon mo lang narinig at mga produkto na iyong nakikita dito sa kusina? Pandemic, COVID-19, social distancing, ito po yung ilan sa mga salita na madalas at ngayong pandemic ko lang po narinig. At sa mga produkto naman po, meron po dito sa kusina na magic sarap at dato puti vinegar. Magaling anak, mula dyan, maaari ka nang bumuo ng sarili mong komposisyon. At mula naman sa mga produkto na iyong ibinigay, ay maaari mo na silang kilatisin. Makinig ka mabuti sa ibabahagi ko sa iyo, ha? Opo, inay! Ano ang komposisyon? Komposisyon. Ang komposisyon ay itinuturing na pinakapayak na paraan ng pagsulat. Ito ay ang pagsulat ng mga natatanging karanasan, pagbibigay ng interpretasyon sa mga pangyayari sa kapaligiran, at puna sa mga nabasang akda o napanood na pagtatanghal. Sa pagbuo ng komposisyon, maaaring gumamit ng iba't ibang pangungusap gaya ng pasalaysay, pautos, patanong, pakiusap, at padamdam. Maaari rin gamitin ang mga natutunang bagong salita sa pagbuo ng isang komposisyong sulatin. Ang ilan naman ay nakakagawa ng sarili nilang komposisyon batay sa napiling aklat na pumukaw ng kanilang interes. Ano man ang dahilan ng iyong pagsulat, ang mahalaga ay maibigay mo sa iyong mambabasa ang nais mong iparating. Paano sumulat ng isang komposisyon? Ito ang ilan sa mga paraan kung paano sumulat ng isang komposisyon. Una, tukuyin kung anong uri ng komposisyon ang iyong isusulat, kung formal o informal. Ikalawa naman, alamin ang tatlong pangunahing bahagi sa pagsulat ng isang komposisyon. Ito ay ang paunang pagsulat, pagsulat, at revisyon. Magkaroon ng isang malinaw na layunin sa iyong isipan at gamitin ang iyong oras sa pagsulat at muling pagbago upang matiyak na malapit ka na sa hangaring iyong nais hanggat maaari. Sunod, alamin kung ano ang pangunahing punto at dapat magkaroon ka ng ideya kung ano ang isusulat. Mainam rin na basahin ng madalas at isulat ang mga salitang hindi mo naiintindihan. Hanapin ito upang mabuo ang iyong bokabularyo, lalong-lalo na ang mga bagong salita na iyong inlakip. Ang unang talata ay dapat na panimula at dapat maglaman ito ng isang maikling balangkas ng mga paksa na iyong hahawakan o tatalakayin. Para sa ideya kung paano maghanda ng isang pagpapakilala, muling balikan at basahin ang paraan kung paano sumulat ng isang panimula sa sanaysay. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang komposisyon?
Una, sumulat ng isang punto at palawakin ang mga ito. Ikalawa, maaari kang magdagdag ng higit pang mga lupon sa iyong gabay na diagram kung sa palagay mo hindi sapat ang daming meron ka. Ikatlo, maaari mong hayaan ang iyong imahinasyon na maging ligaw. Ikaapat, limitasyon sa oras. Maglaan ng iyong oras at hayaan ang iyong mga ideya na magpatakbo ng malaya. Maraming salamat po, Inay! Magagawa ko na po ang aking takdang aralin sa Filipino. Pagtapos po nating magluto, gagawin ko na po siya. Walang anuman, anak. Kumain ka muna bago mo gawin iyon para mas makapag-isip ka pang mabuti kung ano-ano ang mga isusulat mo. Sige ka, mas mahihirapan kang magsulat kung gutom ka. Opo, Inay. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!